sa gobyerno at sa pribado ay bukas para sa pagpanerbisyo na naman. Ang Aklan Electric Cooperative ay nagsusumikap na masagot ang kailangan at nakakatamang serbisyo para sa mga consumer members. Sa umagang ito, nandito ako sa tanggapan ng ating masipag at mabait na area manager ng Aquelco. Kino-cover niya ang area ng Calibo tsaka New Washington sa probinsya ng Aklan. Siya po ay si Vic Basya. Kakilala ko ito matagal na, no? Matagal na rin, namimiss ko na rin yung Aquelco at mga kaibigan natin dito. Vic, bakit maraming tao dito sa Aquelco ngayon sa Andagaw? Una-una, magandang umaga po sa inyong lahat. Saka sa aking kaibigan na si Sir Alin Alcido. Ngayong umaga kasi, maraming tao dito kasi yung oras na to is a due date. So simula nung last every last month, last week of the month at saka first week of the month ay sigurado na maraming tao dito, sir, kasi yung due dates kasi yon. Kaya na pinabanawagan ko po sa mga ating member consumers para hindi tayo mag-sikip dito sa office natin, na kung pupwede lang po na pagtanggap nila ng bill, hindi na nila paghintayin yung due dates pa para magbayad sila dito. Alam mo naman yung ugali ng mga Pilipino, pagka may hugada pa at hindi pa kailangan at wala pang deadline, uy, wala pa yan. Pero pag deadline, due date na, ayan. Kaya ganyan talaga. Pero ina-address ninyo itong kung lumaki ay problema. Ano? Halimbawa, kailangan pa bang dagdagan ang mga counter o mga lanes dito para mas mabilis yung proseso ng pagbayad sa due date? Kasi talaga ganyan ang nangyayari. First week of the month and last week of the month. Siguro, sir, ay hindi na po pwede na dagdagan pa natin kasi yun lang naman yung busy na maraming tao dito sa office natin. So yung mga natitirang weeks na yan ay wala namang masyadong tao na mabaya dito. So hindi na talaga, sir, kailangan, sir. Saka may mga proposals tayo, yung ating board, na inintay lang po natin kung matuloy yon. Kasi may nagpunta doon na East West Bank na at saka UCPB at saka yung Palawan, na sana matuloy na yon, kasi yung isang bagay na at least medyo hindi na tayo mahirapan sa pagbayad natin, anytime pwede tayo makapagbayad. So kasi sa gagaya ng sa Palawan, Sabado Linggo buka sila, saka up to 6 o'clock sila. At the same time yung sa dalawang bangko na yan, pag natuloy yan, so medyo maliwalas na yung pakiramdam natin siguro, sir. Mabuti, magandang balita yan, Vic. Ngayon, marami akong napansin na mga senior citizen na. Siyempre, mayroon tayong senior citizen lane para hindi sila masyadong mahira. Ano ba yung proseso sa pagbayad ng mga senior citizen ng kanilang mga babayarin dito sa akin? Regarding po sa senior citizen natin, talagang binibigyan natin sila ng magandang pag-servisyo sa kanila, natawag na sila na senior citizen. Kasi po, yung una-una proseso dyan, siyempre magdala sila ng sarili nilang ID, at saka sila mismo yung personal magpunta dito. Saka yun ang binibigyan talaga natin ng pansin. So siguro sa mga senior citizen na hindi sila makapagpunta rito kasi may mga sakit sila, kapansanan sila. So mabuti na lang po siguro para yung iba natin na mga senior citizen na nagreklamo na bakit daw yung nagpupunta dito, nagmabayad, is yung bata. So na dapat yung senior citizen mismo na nakapangalan sa resibo, yun sana yung magpupunta dito. Kasi yung mga kwan dito, yung mga senior citizen dito nagpupunta dito is mga talagang sila yung tunay na senior citizen, hindi nila pinabadalan, may representative sila. So yung pinabanawagan ko lang siguro sa mga senior citizen natin na hindi may mga kapansanan, mabuti siguro na
gawa sila ng kwan siguro na authorization na at least may kung may mag-question may ipakita yung bata o kung sino man yung authorized representative niya na may ipakita siya na ito yung nangyari na ako yung authorized ni tatay kasi mayroon siyang kapansanan. Ibig sabihin nito ganito, pag ikaw ay hindi makapunta personal na senior citizen, magsagawa ka ng authorization kung sino yung utusan mo na malakas pa. Pero itong representante mo na autorisado na magbayad in your behalf, hindi siya pwedeng maka-avail ng napakabilis na serbisyo para sa senior kasi siguro personal eh. Eh kung mas bata yung pumunta dito, siguro siya isasari doon sa pila. Apo. Tama yun, sir. Kasi yung dapat na mabigyan natin sila ng mabilis na serbisyo kung sila mismo. Pero kung bata, siguro, siyempre, malakas pa naman siya, magpila lang nang muna siya para wala na tayong mga problema dito sa mga senior citizen natin na nagreklamo sila na bakit bata, na malakas pa naman sila, bakit nandito sa salay ng senior citizen. Okay, Vic. Mayroon mga benepisyo, mga tinatawag na discounts, ano? Para sa mga senior citizen natin na mga consumer member. Ipaliwanag mo na kung paano sila maka-avail nito? Apo. Yung mga benefits na matanggap ng mga senior citizen natin, una-una, magpunta sila dito sa office, tapos may application form tayo pa for senior citizen. May tatlong mga requirements tayo na senior citizen ID ninyo, tapos yung barangay certification na talagang bona fide member consumers kayo na nandyan kayo nakatira sa barangay na yan. At yung pangatlo, yung billing statement ninyo. Yun lang naman yung mga kailangan na dapat dalhin ninyo dito sa ating office at para makatanggap kayo na ma-avail ninyo yung senior citizen ninyo. Pero, ma-avail lang ninyo po yan kung yung inyong binabayaran, yung kilowatt use ninyo pala is 100 kilowatts and below. Ibig sabihin eh. Siguro sa ngayon kasi yung rates natin kasi monthly ay nagbabari yan, nag-iiba yan. So depende sa hindi naman depende sa konsumo. Oh yeah, depende sa konsumo at saka depende sa pagbili ng kuryente natin. So siguro hindi naman tataas yan siguro sa mga more or less din yan siguro sa mga 1,000 na sir. Kasi mag 10 pesos ya, nag-raise natin sa 10 pesos, eh, times 100, eh, mga 1,000. So, mag-avail siya. So to be safe na lang para maka-avail sila ng ilang porsyento to? Anyway, 5% lang pala. Hindi 20% nagagaya ng mga nadala ninyo na makain kayo, bili kayo ng mga gamot. Dito sa atin sa Akilco, sa utility, is 5% lang. Yun. Hindi ng mga ibang mga grocery items, no? 5% din. Parang sa grocery items yata, sir, parang 20% yun eh. 20%. Kaya 5% lang itong na-aprobahan para sa... Anyway, ito hindi ito sa Kilco lang na implementing. Sa lahat ng kooperatiba, ito yung ginagamit na kwan ng... Yung kumbaga, yung nagkwan dyan is yung ating mga congressman, yung naggawa ng ganyan na mga natawag natin na senior citizen act na yan. So siguro 5%. Oh, so wala na kaming magagawa kasi nasa kwan na yan eh, nasa low na natin yan eh. Kaya kung gusto nilang mag-avail ng 5% na discount, no? Ang mga senior citizen, magkonsumo sila ng kuryente na hindi lalagpas more or less sa mga 1,000 pesos. No? Na bill. To be safe na lang. 100 kilowatt, poco mas o minus, sa ekwivalente ng peso, ay mga 1,000. No? Ganun po yan, sir. Ayun. Okay, salamat, Vic. Okay, magpatuloy ang mabuting pagpanerbisyo at maraming salamat sa inyong pagpatuloy din na makapagbigay ng madali ang serbisyo sa lahat. Opo, salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat po. Galing mismo sa Akilco sa tanggapan ng Area Manager Vic Basya. Ako si Alan Dabalal Falcedo, Balitang Roma Online.